Hallelujah. Thank you, Jen. Ang ating pong Kabugaw Church ay nag-celebrate ng kanila pong 7th anniversary. Ang corner ay 9th, the 9th year. Alright, so let's continue to pray na ang Panginoon ay patuloy po na mag-raise up ng mga workers, ng mga ministers, dahil kailangan ho ng atin pong mga daughter churches ang kapwa manggagawa. Our Kabugaw Church ay meron po silang inuumpisahan ngayon na daughter church. And let's pray that the Lord will bless the works of their hands, their missionary works, dahil napakalayo po kasi nung mga tao. The same barangay pero malayo po yung sityo. Pag sinabi po kasi nila na ang kanila pong kapitbahay ay nandyan lang, marami pa po kayong lalabas ang mga bundok bago makarating. So nag-decide yung atin pong daughter church pastor in Kabugaw na mag-open ng panibagong gawain, at yun pong nabuksan ay meron na pong 20 na mga members, regular members every Sunday, at it will become a daughter church. Magiging apo na ng Tugegaraw. Pero siyempre, palapangan nga ho natin ng Panginoon. Pero siyempre, bilang mga lolo at lola, iba tayo magmahal ng apo. Minsan mas mahal natin yung apo kaysa sa anak. And they are praying that they will start their church building next year. So ipag-pray po natin ang provision ng Panginoon that God will give us so much favor and grace, at matulungan po natin sila sa kanila pong church building. Ang corner ay patuloy din pong binebless ng Panginoon dahil sa kabila po ng kapansanan ng atin pong pastor, ay patuloy pa rin po siyang ginagamit, at ang gawain po ng Panginoon ay umuusad kahit papano. So let's continue to pray for one another, especially for our churches, dahil marami po sa mga churches mo natin ay dumadaan din sa matinding pagsubok. Ang atin pong church sa Antipolo, yun pong simo natin doon ay kasalukuyang nag-undergo ng chemotherapy and radiation. And kailangan ho ng panalangin ng atin pong simo Dailin. So, God is doing good. Amen. Another na gusto ko pong ipabatid sa lahat ay hanggang katapusan na po tayo ng December dito po sa church. So mamamaalam na po tayo sa ating minamahal na building. So salamat sa mga kababaihan na tumulong nung kailan ba yan? Friday? Nung Friday, tayo po ay magbabalik loob sa Philippine Lambert. Wala pa po tayo sa kapasidad na gumawa ng bagong building dahil tiningnan ho namin yung situation, yung finances, and the timing. We cannot start a new building yet at this point of time. So tayo po ay nakipag-usap kay Ma'am Ellie Koki, at kanya pong tinanggap tayo ng buong puso at ng buong pagmamahal. At in-offer po sa atin yung Philippine Lumber Building. Again, yung second floor naman po tayo ngayon. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi na po fourth floor. Second floor po tayo. Dahil kinonsider ho namin, kami po ni Claire ay tumatanda na din. Ilang tulog na lang, magse-senior na po kami. So sabi ko, mukhang hindi na yata namin kakayanin ang aakyat ng fourth floor. Though inaalok pa rin naman po sa atin yung second floor and fourth floor. Sa tagal po ng panahon, mula nung umalis po tayo doon, ay wala hong kumuha, wala pong nag-occupy. So mukhang inihanda yata para sa atin. So ang second floor, yung dati pong bodega ng Cass, ay iniwan din po nila. So ngayon ay open, pinaayos lahat ng mga kuryente, and I hope na marami pa tayong ma-discover ng mga pinaayos. But anyway,
So by New Year, maybe after ng New Year, doon na po ang ating Sunday service. Please pray na yun pong pagpapaayos ng kanya pong kuryente ay mapapadali dahil tinanggal lahat ng linya ng kuryente. Pinaayos po kasi nung may-ari, hoping that may mga mag-occupy ng lahat. So tinanggal lahat ng kuryente doon, pinabago lahat. So bukas pa po yung meeting namin kasi doon sa mga gagawa. So sana po ay mapadali ang pagkakabit ng kanila pong kuryente. We are facing so much, shall I say, challenges. Dahil inaalok po sa atin yung second and fourth floor, and we are thinking of getting even the fourth floor sana para sa children, church, and the youth, at saka yung ating media department. Pero tinitingnan ho namin yung sitwasyon. Meron pong nagbabantang bagong variant ng COVID. And we do not know kung paano po ang mga mangyayari in the near future. So kami po ay nagpaplano, nag-a-adjust, nagpe-pray, and waiting upon the Lord kung ano po ang po pwede. But we made the decision na ang atin pong office ay ilalagay na po muna namin sa Libag. Yun pong pinapagawa nating bahay, yung third floor po niya ay iniisip namin gawing doon ililipat yung media center po natin para kahit papano, anuman ang mangyari, ready po yung ating media department na magbato ng mga programs, ng mga ministries, kahit pa pandemya. Napansin naman po natin, for 2 years na tayo po ay nakaranas ng matinding lockdowns, hindi po tumigil ang 611 sa pag-e-air ng kanya pong programs. Why? Dahil po yung media department natin nandito lang ho sa loob ng compound, we need not to travel para po mag-record, para po magpadala ng mga programs po natin on air or via Facebook and YouTube. So we made a decision na gawin sa Libag dahil doon na po kami titira. So, kasi kung hindi po namin gagawin yon every day na si Ruth o tsaka si Jen ay pupunta sa office, araw-araw nga ubang damangalat kang certificate sa barangay, magagalit ho yung kapitan, maubos ang bond paper nila. Okay? So we made the decision na doon na lamang ho yung media department po natin. Anyway, meron naman na po tayong nakuha na line ng internet. Palakpangan nga ho natin ng Panginoon. So, may linya na ho tayo ng internet pero wala tayong linya ng kuryente. But God is good. Hindi naman ho tayo nawala ng ilaw doon dahil naka-solar po tayo. Okay, so that's our situation now. So, mag-umpisa po bukas ay unti-unti na pong tatanggalin ang lahat ng mga po pwedeng matanggal. At kinakailang makuha po natin yung target na before the end of the year ay matanggal na po ang lahat ng ito. So lahat ng mga kalalakihan na gusto pong tumulong, yung mga vacant times lang po ninyo, ang inyo pong pagdating, ang inyo pong pagpunta at tumulong ay taos puso naming tatanggapin. Yung mga kababaihan naman, kung meron po kayong mga vacant time, please connect with your cell leader para malaman po ninyo ang schedule ng atin pong mga trabaho. Through my wife Claire, at ang sama-sama pong paggawa ay hindi po natin namamalayan. Marami po tayong matatapos. Amen. Salamat sa inyo pong partnership, sa mga prayers po ninyo, kahit ano pong challenges na dumarating sa atin in the church or even in our community, in our family, kung tayo po ay sama-samang manalangin at sama-samang gumawa, lahat ho ng ito ay malalagpasan po natin sa biyaya po ng Panginoon. Are you excited with the Word of God? Let's open our Bibles, please, in the book of Mark, chapter 2, beginning verse 1 hanggang po sa verse 12. Mark, chapter 2, beginning verse 1 hanggang po sa verse 12.
Sabi po dito, a few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Verse 3, some men came bringing to him a paralytic carried by four of them. Verse 4, since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus, and after digging through it, lowered the mat the paralyzed man was lying on. Verse 5, when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, your sins are forgiven. Now some teachers of the law were sitting there thinking to themselves. Verse 7, why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts, and he said to them, why are you thinking these things? Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, get up, take your mat, and walk? Verse 10, but that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the paralytic, I tell you, get up, take your mat, and go home. Verse 12, he got up, took his mat, and walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, we have never seen anything like this. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po ay manalangin, Lord, may you bless, O God, your word namin pong aaralin ngayong umaga. Bless, O God, even our ears and our hearts so that we can receive, O God, the very rema na nais po ninyong ibigay sa amin. Because we believe, O God, that your word, Panginoon, meron kang gagawin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na tatanggap ng iyong mga salita. And so we entrust to you, O God, amin pong gawain sa araw po nito, claiming, O Lord, that something great will going to happen as we listen to your word, as we receive your very rema, because, O God, ang bawat lumalapit sa iyo, kailanman hindi mo tinanggihan, at meron kang gagawin, Panginoon, na panibagong bagay, magagandang bagay sa bawat anak, Panginoon, na lumalapit sa iyo. So Lord, to you we entrust. Ito pong gawain po nito, samahan mo kami. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Itong week po na ito, I received a message from a friend. Sabi niya sa akin, Pastor, anong gagawin kapag kami taong gustong magpakamatay? Very busy po ako doon sa ginagawa ko sa Libag, tapos natanggap ko po yung message. Anong gagawin mo kung ang isang tao gustong magpakamatay? Eh, syempre, sinagot ko siya, abe, pigilan mo. Pero sa likod ng aking isip, bakit pagpapakamatay? So tinanong ko, babae ba ito o lalaki? Marami po kami napag-usapan. After 30 minutes, siya po ay nag-message ulit. Yung nagpaplanong nagpakamatay ay nagpakamatay na. Nasa hospital, mabuti na lang at hindi po natuluyan. So tinanong ko bakit. Hindi po siya galing sa maayos na family, nag-separate yata yung mga magulang. At pagkatapos, naidagdag pa ang problemang eskwela. At nalaman ko na hindi po lamang minsan niya ginawa, pangalawang pagkakataon na siya ay nag-commit ng pagpapakamatay. So marami po kami napag-usapan ng kaibigan. Sabi ko lang sa kanya, do your best to win this person. At tanungin, alamin, ano ba sitwasyon, bakit? Kaninang umaga, sa breakfast po namin, meron din po tayong kausap. Sa isang universidad yata, ay 6 na ang nagpakamatay. Hindi po ito uso.
at hindi po magandang balita. Pero sa totoo lang, bagay na nagaganap sa kapaligiran ho natin sa mga panahon na tayo ay nagdadaan o dumadaan sa mga ganito karaming mga pagsubok. Tanong, anong gagawin natin? Bakit may mga taong gusto nang tapusin ang buhay nila samantalang ang sarap mabuhay? Sabi mo nga sa katabi mo, ang sarap mabuhay. Can I hear amen? God is good. And all the time, God is good. Sabi ko, bakit hindi nakikita, bakit hindi naririnig ng tao o naiisip ng mga tao na kay buti ng Panginoon? Kaya po ako ay nakagawa ng panibagong turo nung narinig ko po yung kwento na ito nung Friday. Alam mo, bumagsak ko yung bigla ko. Ewan ko, para po ako nanlumo, pagod na pagod. Pumasok po ako doon sa kwarto. And wala ko kumagawa. Hindi ko naman kakilala yung nagpakamatay. Pero ako hoy, umiyak. Dahil many times in my life, nung ako po yung mga bata-bata pa din, ay may mga pagkakataon din pong naisip ko lang naman ang magpakamatay. Pero hindi ko ginawa. Masakit kaya yan? Yung maglalaslas ka? Tapos pag may nakita ka ng dugo, kailangan mo mag-tourniquet sa leg mo ilalagay. Oh my God. Pero dito po sa ating papapag-aralan ay meron pong istorya na may lalaki, siya po ay paralytic. And according to some Bible scholars, inborn ang pagiging paralytic ng taong ito. Hindi na siya nabuhay ng normal. Mula pagkabata, abnormal na ang kanyang mga paa, abnormal na ang kanyang mga buto-buto. Palagi ko naman, may nakita na tayong ganyan. Isinilang na hindi makalakad, isinilang na sadyang mahina yung kanyang frame, yung kanyang body frame. Ano ang pwedeng gawin ng taong ganito? Ang nakahiga na lamang, binibigyan ng pagkain, at doon na dumudumi, doon na umiihi, lalo kung hindi rin lang naman siya naaalagaan ng kanyang mga pamilya. Kung meron mang mag-alaga sa kanya, can you imagine kung gaano kabigat ang burden ng taong nag-aalaga sa kanya? At ang tao pong ito ay dumating na sa almost 25 years old. For 25 years na siya ay nasa banig ng karamdaman, gaano kaya kahirap ito, hindi lamang sa taong pasyente, kundi sa mga taong nag-aalaga. And mind you, in the Bible, makita po natin kung magbabasa po tayo, especially ng Matthew, Mark, Luke, and John, nung panahon ay uso po ang pagiging paralytic. Ang dami pong mga pasyenteng ganyan. Okay? Yung iba po ay inilalagay na lamang sila doon po sa kalsada para lamang maawa ang tao at mabigyan sila ng kanila pong pangkabuhayan. Sapagkat hindi po pwedeng mananatiling tagapag-alaga ang mga tao sa kanila sapagkat kinakailangan din kumayod at mabuhay. It is a common problem nung panahon ng atin pong Panginoong Jesus. And this problem ng pagiging paralytic ay wala hong medical support na pwedeng ibigay sa kanila. Wala pong available na medical support. Dahil kahit anong gawin mo, hindi na nila kayang ayusin ang problemang ito. Even the doctors, wala po silang magagawa. And the only hope for this problem is a divine intervention. Kaya nga po, ang mga tao nung araw, nandun po sila sa Pool of Bethesda. Ang dami po mga may sakit. Sandamakmak, kadami nakatambak ang maraming may sakit, lalo na po yung mga paralytic waiting sa pagbaba ng angel para po i-steer
yung tubig ng pool of Bethesda because they believe kung sino man ang unang papasok o lulusong sa tubig ng pool of Bethesda ay gumaling. Ganito po kalala ang problema ng ganitong sitwasyon ng tao nung panahon na yan. But in this story, gusto ko pong maunawaan natin ang pagkakaroon ng tinatawag na extraordinary faith. Sabi nga po natin, extraordinary faith. Lahat naman ho tayo may pananampalataya, di po ba? Lahat naman tayo naniniwala. Pero lalo na kapag ka ang sitwasyon ay masasabi po nating hopeless. Ang pagiging hopeless po kasi ay depende sa kung sino ang nakatingin doon po sa sitwasyon. Amen? Di po ba tayo, nagkaroon na tayo ng malalaking problema? Ilan sa atin nagkaroon ng malalaking problema? Yan. Ang laki-laki ng tingin natin sa problema natin. Di ba? Problema ng mga kabataan, nag-break. Binrake ng kanyang jowa. Parang katapusan na ng mundo. Umiiyak. Nagwawala. Gusto na magpakamatay. Mabuti nga ikaw na-break eh. Yung iba, no boyfriend since birth. Pero ang saya nila, di ba? Praise God. Yung iba na mga problema, wala silang panggasolina. Di ka ba nakakaunawa? Yung iba nga eh, hindi nakabili ng motor. Sabi mo nga sa katabi mo, ano ba problema mo? Eh minsan pag nagkikwentohan, lalo na, uso po ngayon ang payabangan ng problema. Ang payabangan ng problema? Yung payabangan ng problema? Pag may nagkwento ng problema, susupalpalin natin, ah, problema mo, walang kwenta yung problema mo sa problema ko. Di ba? Ikaw, iniwan ng asawa. Ako, mas matindi problema ko. Iniwan ako, bumalik pa. Oh, di ba? Pero may mga problema po tayo na parang katapusan na ng mundo. Problemang parang eto na yung ikamamatay at parang wala ng pag-asa. Pero ganun pa man, kung sa tingin mo ang problemang ito ay wala ng kalutasan, wala ng makakadaig sa laki ng problema. You know, in this story, gusto ko mong maunawaan natin kung paano ang nangyari. It's because of the extraordinary faith and the persistence ng mga tao na nagdala ng isang problema dong tao. Minsan may mga taong may problema. Di mo ba naisip na pati yung nakatingin sa atin na mga problema dahil sa atin? So kapag may problema ka, sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Sabi nung nanay, pumunta sa kapitbahay, may problema ako. Ano yung problema mo? Yung anak ko. Bakit? May problema siya. Nagkwento na naman yung kapatid. Nung may problema ako. Ano? Bakit? Yung kapatid ko, may problema. Isipin mo, ikaw lang may problema o na problema lahat? Pati pastor ng problema. But brothers and sisters, in this story, a paralytic man of around 25 years old, 25 years mula pagkabata, wala hong nangyari, wala hong naganap, wala pong ibang programa ang pamilya, kundi po ang alagaan, ingatan, pakainin, paliguan, padumihin. Pero dumating po yung pagkakataon na narinig ng mga pamilya nito na darating ang isang Jesus. Siya po ay dumating and he entered Capernaum and the people
heard that he had come home. Narinig ng mga tao, dumating si Jesus. Sabihin nga po natin, dumating si Jesus. Gaano kaya ka-excited ang mga tao nung nalaman nilang nandyan si Jesus? Sa tagal ng panahon, they've been hearing news about Jesus na nagpe-perform ng signs, wonders, and miracles. Pero siya po ay nag-travel. Pero nung siya ay pumasok sa Capernaum, wow, isang magandang balita. Dumating ang Panginoon. Kaya nga po yung mga tao nung araw, they are full of excitement. The Jehovah Rapha, the healer, ay bumalik sa Capernaum and it's now time to receive healing. Can I hear a man? Dumating si Jesus. It's a good news. But I have a good news to you today. Si Jesus ay hindi lamang dumating. Si Jesus ay nasa puso na ng bawat anak na tumanggap sa Kanya. And that Jesus yung nangako that He will never leave us and that He will never forsake us. Kaya kung ikaw ay namoproblema at sa palagay mo, parang wala ng solution sa sitwasyon mo, I have a good news to you. The solution is in your heart. The solution ay nasa atin na sa mga panahon na ito. Because our Lord Jesus Christ, the miracle working God is within us. And today, gusto ko pong maunawaan natin, nung narinig ng mga tao na si Jesus ay bumalik sa Capernaum, people were so excited. And because of their excitement, ang sabi po ng Bible, dinubog ang Panginoon in verse 2, sabi po dito, they gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Nung si Jesus ay dumating sa Capernaum, meron pong nangyari na preaching of the word. Sabi nga po natin, preaching of the word. Dahil ang salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon, kapag narinig ng tao at tinanggap ng tao ang mga salita ng Diyos, ang sabi po ng Bible, the words that comes out from the mouth of our Lord Jesus Christ, hindi ho yun babalik sa Kanya na walang nangyari. Every time that the word is being preached and the word was received by the people, meron pong miracle na nagaganap. Now, gusto ko pong tanungin ang bawat isa sa atin. Are you listening to the word of God today? The word of God says that word na maririnig mo ngayon, hindi po yan babalik sa Panginoon empty, kundi meron siyang gagawin sa buhay mo. A lot of people today, they have needs. They have problems. Maraming may sakit. Marami pong nagkakaroon ng wounds in their hearts, in their soul. At hanggang ngayon ay nandun pa rin yung wounds, nandun pa rin yung burdens. Samantalang may word na naipipreach, pero bakit hindi po nagkakaroon ng effect sa buhay ng tao? Even to the very children of God. It is because the word is neglected. Pero nung si Jesus ay dumating sa Capernaum, sabi po ng Bible, ang mga tao excited. It's not just because they want to receive something, but I believe in my heart, they are all excited to listen to the words of God.
At sabi po ng Bible, nagsiksikan ng mga tao. Lumapit kay Jesus dahil alam nila magpipreach ang Panginoon. At sa pagpipreach ng Panginoon, marami pong taong nakikinig. Sabi mo nga sa katabi mo, maraming nakikinig. At siguro dahil narinig na si Jesus ay nandun at nagpipreach, narinig din ng mga kamag-anak nung paralytic na dumating si Jesus. Can I hear a man? So sila man din ay nagkaroon po ng eagerness to bring even the very patient na paralytic sa Panginoon. Why? Because I believe in my heart, ang preaching ng Panginoon ay puno ng pag-asa, puno ng magagandang balita na maging ang may sakit ay gagaling kung siya po ay tatanggap una ng salita ng Diyos at tatanggap siya sa Panginoon. So sabi po ng Bible, large number of people, they gathered together na maging ang buong room ay wala na pong mapapasukan, wala na pong space. Maging yung pintuan, maging po yung labas ng bahay ay punong-puno na. But you know, brothers and sisters, yun pong mga tao na nais tumanggap sa Panginoon, bit-bit yung kanilang pasyente. Point number one na nilagay ko po dyan, in order to have or in order to receive God's favor and miracle, we need to have that what we call extraordinary faith and persistence if we really want to receive miracle from the Lord. Bakit kailangan ng extraordinary faith? Lahat may pananampalataya. Pero ang pananampalataya na madali pong ma-discourage, madali po bumigay, madaling mag-quit, at the end of the day, walang tinanggap na biyaya na nagmula sa Panginoon. But in this story, in verse 1 up to verse 3, makita po natin, the people carrying the paralytic man, they were determined to receive their answered prayer. Sabi nga po natin, determined. Determinado po silang tumanggap ng isang himala ng bagong bagay na nagmumula sa Panginoon. Hindi po sila na-discourage. Bit-bit yung kanilang mga pasyente. Bit-bit yung kanila pong pasyente na 25 years nang nagsasuffer. Alam ng mga taong ito kung gaano kahirap ang sitwasyon ng tao. Madalas na iiwan sa bahay sapagkat ang kanya pong pamilya ay nagtatrabaho din. Madalas dinadatnan na lamang siya na may dumi. Umihi na lamang sa higaan. Gaano kaya kahirap sa kanya ang sitwasyon po na ito? And so when they heard the good news that Jesus is in Capernaum, they made a strong decision to carry yung pasyente at dalhin sa Panginoon. Pero alam mo, hindi sila makapasok doon po sa bahay. Bakit? Punong-puno ng tao. Mukhang walang panahon ang Diyos. Mukhang walang pagkakataon na si Jesus ay makita masilayan yun po kanilang pasyente. But ano pong ginawa nila? They are determined and not to turn back. They have taken a load of troubles by carrying the paralytic. Hindi po ganun kaganda ang daan nung araw. Nung nakita po nila yung bahay punong-puno,
palagay ko, kung malapit lang yung bahay nila, siguro sasabihin nila, mamaya na lang alas 4 tayo pumunta. O kaya sa lunchtime, baka mag-uwi na yung mga tao. Di po ba ganyan tayo pag pumupunta tayo sa mga government offices? Alam niyo yung time kung kailan wala ng tao? Lunchtime o kaya yung closing time. Kaya pag pumupunta ka sa kanya, sa isang government office o isang doktor, nakita mong may pasyente siya, anong ginagawa natin? Umuwi po tayo. Pero itong taong ito, hindi sila umuwi. Naghanap ng paraan. Gagawa ng paraan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat malayo ang kanilang pinanggalingan. At ang kalsada hindi po ganun kaganda. So hindi po pwedeng, hindi pwede. Do you get my point? They have carried a lot of burden. Very dusty ang daanan. Ilang bundok kaya ang kanila pong inakyat? With the load na ganun na lamang kabigat. Yung entrance ng bahay pagdating po nila doon, sarado dahil napakarami pong mga tao. Mukhang hindi siya priority. No way na sila po ay makapasok sa bahay at makalapit sa Panginoon. Sa tingin po nila at sa tingin na maraming nagbabasa, mukhang sayang lang ang araw na ito. At kapag ang tao ay dumating sa ganitong sitwasyon, alam nyo, options. Anong options? To go back? Ang umuwi na lang nang walang tinanggap, o gagawa po tayo ng alternative o mag-iisip ng kaparaanan kung paano po tayo makapasok sa bahay at tumanggap ng kanyang himala. And often times today, a lot of people, they want to receive something from the Lord. But the big problem kung bakit nagkakaroon ho ng failure of receiving answered prayer because a lot of people today, they are not determined. Kapag gumawa po ng decision na lalapit sa Panginoon, hindi po sila ganun kadeterminado. Lord, let your will be done. Pagpagalingin mo ako, okay Lord. Kung matigok ako, sana wag naman. Pero tinatanggap na lamang ho ng tao. But in this story, my friends, gusto ko pong maunawaan natin, yung taong pasyente walang magawa. Sapagat hindi siya nakakalakad, hindi po siya nakakatayo. Pero may mga taong determinado na tumanggap ang kanilang pasyente nang himala na nagmumula sa Panginoon. They never gave up. Sila po ay gumawa ng paraan para matanggap nung taong walang magagawa, makatanggap po siya nang himala na nagmumula sa Panginoon. Determination is very important. Can I hear amen? Marami pong mga tao sa mga panahon na ito, hirap na hirap silang lumapit sa Diyos. Pero hindi po pwedeng hindi tayo gagawa ng kaparaanan na mailapit sila sa Panginoon. Sabi ko po sa kausap ko kahapon, nung narinig kong nagpakamatay yung tao, buti na lang hindi nataluyan. Sabi ko sa kanya, make a way na makuha natin yung kanyang number, makuha natin kung taga saan siya dahil gagawan natin ng paraan na mailapit siya sa Panginoon. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, may magagawa ka sa mga taong walang nagagawa.
Can I hear amen? Marami na pong istoryang ganyan sa 611. Meron ho tayong members sa church nung panahon. Akmang nang tatalon doon po sa Bunton Bridge at magpapakamatay. Mabuti na lamang at nahila po siya. So siya po'y nailigtas, dinala po sa 611. Alam nyo kung anong problema niya? Problemang pag-ibig. Pinatanggap kay Jesus, dinisciple ngayon, siya ho ay meron ng asawa at nabubuhay silang masaya. Maraming mga taong ayaw nang lumaban. Marami na pong mga taong they are not determined to finish to reach the finish line. Pero kung may mga taong determined na dalhin yung mga taong wala ng pag-asa sa finish line, everyone will reach the finish line. Can I hear amen? Can I hear amen? Yung pasyente, wala na siyang magawa. For 25 years, hopeless. But when they heard about the Lord Jesus Christ, nung narinig nila ang preaching of the word, may mga tao na nagkaroon ng pag-asa. At alam niyo kung anong ginawa nila? Nagtawag ng kasamang magbuhat. At yun pong magkakasama na meron pong determinasyon kahit puno ng discouragement marahil. May mga nakita silang mga hopeless cases. Kinakailangan nilang lagpasan because they are determined to receive God's miracle. Dinala yung pasyente. Ano ho sabi po doon sa point number 2? Doon nagkaroon ng tinatawag na extraordinary faith sa mga tao. Hindi po pwedeng bibit-bitin pa uwi yung pasyente na walang nangyari. Because they are listening. Alam niyo kapatid, kahit hindi po sila nakapasok sa pintuan, nananampalataya ako sa puso ko, habang ang Panginoon ay nagpe-preach ng salita, habang siya ay nangangaral, naririnig ng mga tao na merong bit-bit na pasyente ang kanyang pangangaral. Can I hear amen? And because of the word, nagkaroon po sila ng tinatawag na extraordinary faith. And because of that extraordinary faith, ang sabi po ng verse 4, can we read verse 4? Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus, and after digging through it, lowered the mat that the paralyzed man was lying on. Ang bubong nung araw ay hindi po yero. Ang bubong po nung araw ay made up of clay. Habang ang Panginoong Jesus ay nangangaral, sabi po ng Bible, yung pong apat na lalaki na nagbuhat sa pasyente ay nag-umpisang maghukay. Ano kaya itsura ng Panginoon? Habang siya po ay nangangaral, eh meron pong... Buti na lang hindi Pilipino ito. Ang mga Pilipino po kasi mahihiyain eh. Amen? Sa sobrang hiya natin, nagutom tayo. Sa sobrang hiya natin, wala tayong tinanggap. Pero alam niyo, kinakailangan nilang i-overcome yun pong kanilang feelings na nakakahiya, nakaka-istorbo. At habang sila po'y naghuhukay, na-imagine po ba natin, may mga debris na nalalaglag.
Na-imagine niyo po ba kung ilan ang taong lumabas at nagsabi sa kanila, "Hoy, anong ginagawa niyo diyan? Istorbo kayo." Baka dapat palalo nga member ijay o dapat palalo nga nagdingdingig ijay na ungit. Awan adal yo. Awala kayong konsiderasyon. Paraphrasing the text. Apay hang kayo makauray. First come, first serve. Siguro meron naman pong mga malalambot ang puso. Di ko yala na asi ita pasyente yo. Itugot yo pa ita bubong. Iyawid yon. Naisip niyo po ba yan? Naisip ko po yun eh. Kasi sa totoo lang, ang dami taong ganyan. Di baling walang tinanggap na himala, huwag lang mapahiya. But extraordinary faith was the source of persistence. But the people carrying the paralytic, bumabalik sa isipan nila, kailangan niyang tumanggap ng himala sapagkat hindi po pwedeng babalik siya ulit sa bahay na walang nangyari. Dahil meron silang pangangailangan. Can I hear amen? Marahil affected ang kanilang finances. Marahil affected ang kanila pong buong buhay as family, as relative. Inakyat sa bubong yung kanilang pasyente. Di bali na kung anong sabihin ng tao. Di bali na kung ano ang sasabihin ng Panginoon. Ang mahalaga, maganap at mangyari yung kanila pong inaasahan. So ano po sabi po doon? Sila po ay nag-umpisang magdig doon po sa bubong at habang nag-iingay, nangangaral ang Panginoon, tuloy ang kanyang pangangaral. Pagkatapos po nilang nakagawa ng butas, sabi po ng Bible, they lowered the mat the man was lying on. They lowered the mat kung saan nakahiga yung pong pasyente. Ina-imagine ko, gaano kaya kataas yung bubong? Kinakailangan pa nilang magtali at kinakailangan sabay-sabay ibaba yung pasyente sa harapan ng atin pong Panginoong Jesus. A lot of people today, they say, "I have faith." But how come na hindi po ganun ka-persistent ang tao sa paglapit sa Diyos? Natutuwa po ako sa 611. Pandemyang pandemya, bawal lumabas. Pero nagpipilit lumabas, maka-attend lang ng church. Hindi pwede. But people have extraordinary faith. Makikita mo po ang resulta nito sa buhay nila, sa kanila pong persistence sa paggawa ng kung ano mga bagay na dapat nilang gawin para sa Panginoon. Can I hear amen? Walang tricycle, yung iba naglakad. Yung iba, senior citizen, nung tinanong, ang sagot, bata pa ako. Di ba? Pero minsan, yung maupong mga bata na pwedeng pumunta, hindi po sila nakakarating. Now, listen to this. Ilan hong excited tumanggap ng miracle sa Panginoon? Ilan ang excited tumanggap ng miracle ang kanyang family? Ilan ang excited tumanggap ng miracle ang kanyang mga kamag-anak? Pero paano mo gagawin na makatanggap ng himala ang kaibigan mo, ang pamilya mo, ang kamag-anak mo, kung ikaw mismo wala kang persistence para po tanggapin ang iyong himala?
kuna na diyay Ilocano, diyay lang. Kaya maraming nagpapakamatay eh. Kaya maraming naging adik. Kaya maraming mga lasenggo. Bakit? Wala nang pakialam. Bahala sila. Punong-puno po ako ng panghihinayang ng buong isang linggo na ito. Last week lang din, ito. Ako po ay nag-conduct ng funeral service sa isang 26 years old. Ini-schedule lang kasal sana sa March. Pero namatay last week. Bakit? Nasira ang liver dahil sa sobrang alak. Nadagdagan ho ng balita na isang bata ang gusto magpakamatay. Lumala po kanina nung nalaman ko sa isang university ay meron na pong 6 na nagpakamatay. Sabi ko, naisahan tayo ng demonyo. Isipin niyo kung gaano karaming kaluluwa ang dinadala ng demonyo sa impyerno. Bakit? Sapagkat ang mga taong ito ay walang pananampalataya at higit sa lahat, walang taong may pananampalataya na meron sanang persistence na magdala ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Kapatid, kaibigan, sa araw po nito, gusto ko pong maunawaan natin. Kailan matitigil ang pagkuha ng demonyo ng mga kaluluwa para lamang itapon sa impyerno? Kung tayo ay tatayo sa ating pananampalataya. When we listen to the word at magkaroon po tayo ng tinatawag na extraordinary faith that the persistence ay maipanganak sa atin to bring souls to Jesus. Are you with me? Can I hear amen? Nung nakita ng Panginoon yung mga tao may unti-unting ibinababa sa kanyang harapan. Ano ang sabi po ng Bible? Verse 5. When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. Nung nakita ng Panginoon, hindi nakita ng Panginoon yung pasyente. Ang nakita ng Panginoon, yung pananampalataya ng mga taong nagdala sa pasyente. Kaya nga po niya sinabi, when Jesus saw their faith, sabi nga po natin, their faith. Say it again, their faith. God honored the faith of these people. Their faith in God motivated them to overcome the barriers. Kapag meron pong extraordinary faith, yan ho ang tinatawag na source of persistence. Kaya kahit ano pong mga barriers na nakita, imposibleng maganap, imposible sanang tumanggap, pero lahat ng ito, hindi na po pinansin ng mga taong nagdala sa pasyente, ginawa nila kung ano yung dapat. Can we read James chapter 1 verse 3? James chapter 1 verse 3. Faith develops perseverance. Kapag ang tao ay sadyang merong pananampalataya, it will develop perseverance. Can we read James chapter 1 verse 3? Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Can we read it again?
Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Ang daming mga tao, sarado ang daanan, walang paraan na makalapit sa Panginoong Jesus. But they believe, they have faith that the paralytic man will receive his miracle. And because of that, na-develop po sa puso nila yung tinatawag na persistence. After listening to the preaching of the word ng ating pong Panginoon, na-develop ang kanila pong pananampalataya. At yung pananampalataya na meron po sila, yun ang dahilan kung bakit sila po ay nagkaroon ng matinding motivation to overcome every barrier, every problem. Hindi problema ang crowd, hindi problema ang pintuan. Kailangan gumawa ng butas doon po sa bubungan para lamang matanggap yung kanilang himalang. Can I hear amen? Every day, tayo po natetesting ang faith po natin. But the tendencies, ang tendency po ng tao is to give up. But if we know kung sino po yung nagbibigay ng answered prayer sa atin, we keep on believing, we keep on believing, we keep on believing, and keep on believing hanggang sa lalabas yung tinatawag po natin perseverance sa atin pong pananampalataya, and there, God will reward us. And so sabi po sa verse 5, when Jesus saw their faith, Mark chapter 2 verse 5, ibinigay po ng Panginoon ang kanila pong desire. God gave them. Pagkatapos po nating tumanggap ng ganitong uri ng pananampalataya at perseverance, you know, brothers and sisters, today, are we all excited to receive a miracle or any miracle from the Lord? Palagay ko tayo ngayon, nagkakaroon ho tayo ngayon ng pakiramdam na, wow, I want to exercise yung extraordinary faith. Amen. Nung pong pinapag-aralan ko to, very excited po ako. Sabi ko sa isip-isip ko, I'm praying to the Lord, sana ma-meet ko ng personal yung batang ito na nag-commit ng suicide. Kaya pinapahanap ko po yung number. Alam niyo kung bakit? Hindi po niya magawa ang kanya pong assignment sa school dahil wala po siyang laptop, wala siyang net. Isang laptop, magpapakamatay tayo. Samantalang marami pong mga bata ngayon nagsasawa sa nakailang laptop na sa buhay. Pero meron pong pamilya na hindi po makabili ng laptop para sa kanilang mga anak. Dahilan para magpakamatay? Ako ngay lalong nagkaroon ng matinding pagnanasa sa puso ko to preach more on the Word of God. Can we open our Bibles in Matthew chapter 7, verse 7 to 8? Mark chapter 7. Can we read it aloud? Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, the door will be opened for you. Verse 8, ang sabi po ng Bible, for everyone who asks, receives. He who seeks, finds. And to him who knocks, the door will be opened. We need to maintain the persistence sa paglapit sa Panginoon. Kung yung ibang tao mukhang gi-give up na,
ikaw na kahit papano, meron pa rin naiiwan na pananampalataya sa iyo. And you have that persistence. You have already exercised the faith. Bitbitin mo yung mga taong wala ng kakayanan. And keep asking to God. Can I hear amen? We can do that every Wednesday sa atin pong prayer meeting online. We can do that in our personal devotion. Hindi po masama ang manalangin para sa ibang tao. Hindi po masama na tayo po ihumingi para po sa ibang tao. Kung may mga taong hindi na po makalapit sa pintuan para kumatok, bakit hindi tayo ang kumatok sa pintuan para sa kanila? Mga kapatid, mga minamahal, sa mga panahon po na ito, a lot of people, they have needs. Malaki ang pangangailangan nila sa Diyos, pero dahil hindi nila alam kung paano lumapit, sino maglalapit sa kanila. Marami pong mga tao hindi alam kung paano tumawag sa Panginoon dahil hindi nila alam ang direct access pa sa Panginoon. Pero tayo yung nakakaalam. Anong ginagawa natin? Anong pwede natin gawin? Ask and it will be given. Seek and ye shall find. Knock and the door will be opened for you. Maalala niyo po ba yung lalaki? Yung apat na lalaki, merong pong bit-bit. Nung hindi po sila mapagbubuksan sa pintuan, hindi sila makalapit sa pintuan to knock, anong ginawa nila? Umakyat sa bubong. At hindi lamang knock ang kanilang ginawa, kumalabog ng sobra. Can I hear amen? Kaibigan, ang dami ho natin pwedeng gawin para po ang tao ay tumanggap ng himala na nagmumula sa Diyos. Natutuwa po ako sa atin pong Harp and Bowl, especially online. For the past 2 weeks, hindi po kami nakapag-online dahil meron pong matinding prayer ang mga prayer warriors po natin na parang ayaw po nilang ipasabi sa buong mundo. And so they prayed, narinig ko po yung kanilang pag-iyak, narinig ko po yung kanilang pagsigaw, narinig ko po yung kung paano po sila nag-pray for the past 2 Wednesdays. Pero alam mo ninyo, meron pong pangyayari na lalong kumurot sa puso ko. Meron pong isang pasyente, siya po ay nagda-dialysis. Nag-send ng message, Pastor, bakit wala po ba tayong online ngayon? Tapos sabi niya sa akin, Pastor, 2 Wednesdays nang walang online. At isinulat ho ng bold letters, why? So syempre, tinanong ko po yung mga nagpapatakbo ng Harp and Bowl. Bakit? Sabi po nila, so they have reasons. But you know, merong taong nag-aabang ng Harp and Bowl ng Wednesday na merong matinding pangangailangan. So sa Wednesday ho, babalik online ang prayer meeting. Can I hear amen? At gusto ko pong lahat tayo ay makiisa. Alam mo, natuwa po ako nung ang babaeng ito na nagda-dialysis for how many years na, sumasabay po sa prayer natin every Wednesday. And I believe because of that extraordinary faith na meron ang mga prayer warriors po natin sa church, and their persistence of knocking, their persistence of asking, their persistence ng paglapit sa Panginoon, meron pong magandang bagay na nangyayari sa buhay ng iba.
paano pa kaya kung lahat tayo naka-online at nagpe-pray? Sabi mo nga sa katabi mo, mas maraming miracle. Friends, a lot of people, again, I'm telling you, because they are paralytic, hindi sila makalapit sa pintuan. Dahil sila po ay paralytic, hindi po sila makapasok doon po sa Pool of Bethesda. But they need someone with extraordinary faith to call upon the name of the Lord, to knock sa pintuan para sa kanila, to ask para po sa kanila. And I'm telling you, people will receive their miracles. And so today, gusto ko mong matapos sa isang challenge na ito. Meron ho tayong magagawa sa sitwasyon ng maraming mga hopeless people. If the church will rise to knock and to ask and to seek the Lord, palagay ko wala na ho magpapakamatay. Wala na hong mawawala. Walang pamilyang masisira. Walang buhay na mawawasak. Kung gagawin ho natin ang bahagi po natin, paano natin ito gagawin? Yung apat po na lalaki nagbitbit ng pasyente, a paralytic. Nakita nila yung situation marahil ng lalaki. Nakita nila ang sitwasyon ng family. Doon ho na ipanganak yung awa, yung habag, the compassion. And because of that, they made a decision. They need to carry the paralytic man. When they heard the word, the preaching of the word, yung faith ay na-develop. And that extraordinary faith was born. And because of that extraordinary faith na meron po sila, yan ang dahilan kung bakit yung persistence ng mga tao ay naipanganak. At alam nyo mga kapatid, nung nakita ng Panginoon yung kanilang extraordinary faith and their persistence, God was so moved. Amen. Alam niyo po ba kung paano ma-move ang Panginoon? We can only move God by our faith and if we have that persistence. Today, my brothers and sisters, kayo man na nasa inyong tahanan na nanonood ngayon, nais ng Panginoon na bigyan nang himala ang lahat ng taong tumatawag sa Kanya. Nais ng Panginoon gumawa ng kamangha-manghang bagay sa buhay mo. Do not give up. Keep up the faith. Pilitin mong lumapit sa Panginoon kahit gaano ito kahirap. Kahit gaano kaimposible. Do not quit. Because the promise of God is He will never leave you. Today, I'm telling you, ang Panginoon ay hindi na natili sa krus. Ang Panginoon ay nakaupo na sa kanang trono ng Diyos Ama sa langit, that when you pray, when you ask anything in His name, He will give it. He will surely give it to you. You will receive your miracle if you believe. Can I hear a man? Pwede mo bang lahat tayo tumayo? Yes. Hallelujah. Just close your eyes and start to believe. The words of God was being preached
start to believe. Whatever you ask in His name, He will give it to you. And the Bible says, ask and keep on asking. Ask and it shall be given to you. Knock and keep on knocking until the door will be opened for you. Hallelujah. Seek and keep on seeking. Seek and keep on seeking. And you shall find. Walang mahirap sa Panginoon. Hallelujah. Lift your hands now. Call upon His name. Come on. Ask anything. God will give it to you if you believe. Hallelujah. Oh Jesus, we call upon your name. We call upon your name, Jesus. We call upon your name. Hallelujah. Call upon the name of the Lord. Can we just call upon His name today? Hallelujah. Say, Jesus. Sabihin mo sa Panginoon kung anong pangangailangan mo ngayon. Call upon His name and keep calling. Hallelujah. Hallelujah. Huwag ho tayong mahiya na tumawag sa Panginoon. Keep calling, keep calling, keep calling upon His name. God is about to pour out His miracle. God is about to pour up His grace. Hallelujah. Jesus, we call upon the name of the Lord. Kalampagin po natin ang langit. Ano man ang nais mong tanggapin sa araw na ito. Marahil hindi personal, but this is a need for the family. Pangangailangan ng iyong anak, pangangailangan ng iyong magulang, pangangailangan ng iyong asawa. Keep knocking, keep asking, keep asking, keep asking, keep seeking, keep seeking. There is power in the name of the Lord. Hallelujah! Come on, sing it again, Lord.
Bible says, when Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Can we just lift our hands as high as we can? Show to Jesus. Say to Him now, "Lord, I believe. I receive." Can we say it again? "Lord, I believe. Lord, I believe. I receive." I receive. Today, before we close in prayer, anumang mga prayer request na meron po tayo, hindi man po ito personal, marahil para sa ating anak, para sa ating asawa, para sa ibang tao, allow God to see your faith now. Marahil napaka-imposible, marahil napakahirap, but show to God your faith. Hallelujah. Maybe in your mind, meron pong nagbabattle. The devil is telling you that you will not receive. But have that persistence and have that persistent faith. Just say to Jesus, "I receive it." Just say and proclaim, "I receive it, Lord." Come on, overcome your fear. Overcome your doubt. Say to your Jesus, "I receive the miracle. Oh, I receive it, 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 I receive it in Jesus' name." Oh, Jesus, let your people receive it, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Let them receive their healings. Let them receive their promotions. Let them receive their financial breakthrough. Let them receive, oh God, hallelujah, every desire, every prayer, in the name of Jesus. And I declare, Lord, even those people watching in their homes, let them receive it. Let them receive it. Let them receive it in the name of Jesus. I declare it, oh God, in Jesus' name. And Lord, we will keep on calling. We will keep on seeking. We will keep on knocking. Sapagkat napakaraming mga tao na dapat naming dalhin sa iyo, Panginoon. And that, Lord, we believe. Sa amin na tumanggap ng iyong mga salita sa araw na ito. Lord, we thank you for you have given us the opportunity to experience, oh God, that faith. And to receive, oh God, even that persistent faith. And that we believe today, hallelujah. Panginoon, walang mahirap sa'yo. Our family will prosper. Our family will succeed. Our loved ones will prosper. Our loved ones will succeed. Because of what we have experienced today. Lord, thank you. May you reward your people, oh God. May you bless them. Today, I want you to lift your hands down. Pwede po natin itaas dalawang kamay natin sa Panginoon. Pagkatapos mong nagkaroon ng burden sa ibang tao, after asking for others' prayer request, for others' request, just say thank you. God will surely give all the desires of your heart. Hallelujah. Bless them, bless them, bless them, bless them, bless them, bless them, Lord God. Bless them, Lord God, with so much favor, with so much grace, with healings, with healings, with healings, with healings. In the name of Jesus, fill them with shalom. Hallelujah. And let the works of their hands be blessed, not only today, but, oh God, every day in their lives, as they continue, oh God, to ask, to seek and to knock for others, you will surely give them, oh God, ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Thank you, Lord, for the word, and thank you for the very presence, Panginoon, na tinanggap namin sa araw na ito. We receive our answered prayer. We receive our miracles. We receive it, oh God, and we have it now.
in the name of Jesus, in the name of Jesus. Bless your people, O God. Maging sa kanila pong pag-uwi, samahan mo sila. Ingatan mo sila, Panginoon. At Lord, maingat na po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everyone will shout and say, Amen. God bless you and see you next Sunday.